Una with Oscar Oida. Magandang gabi mga kausap. Oras naman para sa Oo Na. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ng Oo Na. Title pa lang ng show, nakaka-good vibes. Yes! I'm so happy to be here. Isang oras na kwelang kwentuhan at kaalaman. Hindi naman tayo pwede mapagkalat-kalat. Baka madampot tayo. Hindi ko masyadong intindihin ang mga nawala dahil ang mga... Napaka-oo lang, chupamba lang. Usapang anything under the moon. MG Marfori! Pogi, pogi! Wow! Mas gwapo ka, bro. Konbanwa! Ayos ka ba, Marie? Ayos? Ayos! Ayos, okay. Yeah. Meron pala yung pag-uusap? Or meron ba tayo nun? Sino ang sagot namin dyan? Ano? Di ba mas maganda si MJ? Siyempre! Oh, batumukan ako dito. Pero may baon ka ba sa aming joke or kanta? Uy, may mga baon ako sa'yo. Hindi ako nag-prepare! Surprise! Say nari nari and kiss me. Kahit ang nung aking joke. No, you look great. Gabi-gabi sa kanyang FB page. Ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Heto na siya, mga kausap. Salamat, friends. O, sana maulit to. Oo, ulitin natin to. Why don't you tell me why it hurts now, baby? Oo Na with Oscar Oida. Okay, magandang gabi mga kausap. Oras na para sa Oo Na, isang oras na kulitan, kwentuhan, anything under the moon, ika nga, para makalimutan natin kahit papano ang mga stress, anxiety at anong agam-agam na experience natin, no? Bunsod nga ng kinakaharap nating pandemya ngayon. At syempre, special ang gabing ito dahil humatak na naman tayo ng smashing beauty na mga kausap tonight, no? Para naman kahit papano, eh gaya na sinabi ko, eh makalimut-limut tayo ng mga problema. And speaking of problema, eh para lalo tayo mas makalimot, eh ito, tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng GMA Afford the Box. Yan, no? Malinaw na, affordable pa, no? Libre lang naman yan kung makakapasok ka sa paraffle natin sa Biyernes. At para makapasok ka dyan, syempre dapat alam mo yung mechanics, no? So panoorin niyo po ito. Yan. Okay? Dapat alam niyo. ito na mga kausap, ang mechanics. Ang kailangan nyo lang pong gawin, one, like and follow our official Oscar Oida page. Wala pong masama dyan, di naman kabigatan yan, libre po yun. I-share po ang ating, ano, ang ating live show para marami makapanood. Tumutok Monday to Friday para po makasali kayo sa raffle. Kailangan manalo kayo sa mga pakulo natin, sa mga games natin. At least, ha, isang beses sa linggong yun, no? Pwedeng manalo ka ng Monday, pwede ka manalo ng Tuesday, magkaroon ka ng entry para mapasama ang pangalan mo na i-raffle by Friday para manalo ng GMA Afford the Box. Okay? Libre lang naman yan. Hindi na masama, di ba? Oh. Di ba? Hindi na masama, di ba? Yan yung bilang pasasalamat ko lang po, no? Sa inyong walang sawang pagtutok dito sa Oo Na. Okay, ayan, no? Parang hindi nagbago, no? Okay, yan lang. Simple-simple lang mga kausap, no? Para makasali dyan sa pa-GMA Afford the Box natin. Eto na, ang pinakaantay nating bisita, no? Ang smashing beauty nating kausap for the night. Tawagin na natin, baka magbago pa ang isip niya. Ayan na, let's all welcome Miss Roxanne Monte Alegre. Yan! Magandang gabi po ating mga kausap sa mga fans niyo. Sir Oscar, nakatuwa naman yung title nito. Oo Na! Talagang mapapakawa ka, hindi mo alam yung tanong. Di ba? Pag inimbita kita, alam namang humindi ka, di ba? And speaking of pag-oo na, thank you so much, Roxanne, for saying oo na to all of us, no?
to the viewers of OO Nana. Ang hangad lang naman nito kahit pa paano makalimutan natin anxiety. And very fitting ang iyong appearance tonight dahil naman itsura't itsura pa lang. Yan o. Makakalimutan mo na ang problema mo. Yan, Miss Roxanne Monte Alegre. Naghanda ako kahit sa bahay lang. Nagpaganda ako. Para nakahiya naman yung introduction nyo. Very generous. Oo, oh, hindi. Ito. Kung meron man akong katangian na talagang minimaintain ko at namimaintain ko naman, confidently yan, namimaintain ko yung credibility ko. Yan. So pag sinabi ko, malamang-lamang talaga, totoo yan. So thank you, Roxanne. Oh. Kamustahan tayo? Ano ba mga pinagkakabalahan mo recently? No? Lalo na nung nagsimula ang quarantine, mula ECQ, GCQ, ngayon MECQ tayo. Ano mga pinagkakabalahan mo? Lumalabas ka pa rin ba ng bahay? Anong bago kay Roxanne? Nagsimula tayo mag-lockdown noong March 15. Noong mga kapanahunan na yun, nahirapan ng lahat mag-adjust, lalo na sa negosyo. Kasi maraming nakakapanood sa akin noon, nag-host tayo ng morning show sa umagang kay Ganda noong time na yun. Eh dahil na-stop, yung may negosyo din ako na patahian. So yung patahian na yun, school uniforms. Eh dahil online classes, ang una nating naisip nung time na yun, tulungan yung mga frontliners natin dahil nga nung una-una pa, wala pang alam sa hospital, may shortage ng PPEs. Yun agad yung pinagtuunan namin ng pansin, work from home naman yung ating mananahe. So yun yung ginawa nila nung March. Yan ba yan yung nakikita natin? First ba yan yun? Fashionable PPEs. Medyo recent na yan. Mga request natin, yung request ng mga doktor natin na hindi naman sa COVID wards. Gusto nila na sumaya din, maging colorful din yung sitwasyon kahit medyo mahirap nga. Kaya gumawa tayo ng mga fashionable PPEs recently. So, yun yung mga pinagkakabalahan natin. Tumutulong tayo sa frontliners at sa mga manatili natin ngayon. Ayan, no? If I'm not mistaken, pati yung mga iba't iba pang mga gamit, no? Like goggles, no? Na nag-provide kayo, tama ba? Mga PPEs. Ito, nakikita natin. Ano ba ito, Roxanne? Kinonvert na natin yung lugar sa bahay kung saan pwedeng mag-print. Doon muna tayo nagsistore kasi nga hindi talaga tayo makalabas ng bahay. Ito naman din yung mga iba-iba rin na mga essentials ngayong pandemya, mga kailangan natin to disinfect. Mga home essentials din, lalo na gusto talaga natin na maging safe lahat. So, nung first 2 months kasi hindi naman natin ginusto na tumagal to, lahat tayo iniisip natin, siguro in 1 month, okay na tayo. So, lahat tulungan. After mga 2 months, wala nang pera lahat ng tao kasi talagang ubos yung pondo mo. Mahirap ngayon yung mga humanap ng trabaho. So, ginawa natin, social enterprise. So, ang ginawa natin doon, nagsimula na rin kaming magbenta, mag-form ng team para rin na dire-diretso rin yung pananahin ng ating mga tailors. Tapos, meron din tayong fashionable, no? Yan ay mga fashionable na PPEs, no? So, kamusta naman ngayon? Marami bang, ano, mataas ba ang demand na yung mga ganyang klase ng PPEs? Hindi pang karaniwan, no? Talagang pang-forma na rin, no? Oo. Kasi marami din nangangailangan na hindi naman na frontliner din. For example, meron ngayon mga pregnant women na may mga essential doctor's visit. So, hindi naman nila kailangan ng pang-COVID na buo, na hazmat. Pero yung mga immunocompromised din, kailangan lang nila ng precautionary para may extra protection din sila. Sabi nga nila, kung once a week na lang or even once a month lumalabas, gusto nila medyo sumayasaya naman sila na kapagbigay din tayo. Kaya sa mga doktor din, na nialagay natin yung pangalan nila, tapos ginagawa din natin colorful, kasi nga talaga namang mahirap yung sitwasyon. So, hindi naman tayo scientist, kaya natin gumawa ng vaccine or cure. So, ito na lang sa paraan namin, sa pagdidisenyo natin, ng safe, ng fashionable din na PPE, yun yung pwede natin itulong ngayon sa abot ng makakaya po natin. Wow, ang galing naman nun. Totoo, no? Kumbaga parang yung expertise mo, no, yung talagang feeling mo kung saan ka magaling, saan ka medyo nakakaangat sa paggawa, no, binuhos mo para makatulong pa rin sa problema ng panahon, no, which is pandemya. That's very good, no. Ang galing na. At least ginamit skills mo, no, for that. And wow, ang ganda no. At inunan niyo yung pagtulong, no. Wow, ang galing.
Nagsimula tayo noon. At hindi lang naman din po ako, marami rin pong grupo yun. Mga law school groups, kagaya ng Women of Alithea, noong mga panahon na yon, Attorney Sheena Ke, Attorney Carmela Esquivias. Mga marami rin po sa kanila, talagang personal lang na kaibigan ko na nag-pool ng money para po makapag-produce noong mga time po talaga na talagang kailangan siya. Pero nakakatawa naman po, after 2 months, marami na rin pong continuous nagdo-donate. Kaya din po nga meron tayong mga face shields. Minsan, sobrang dami ng PPE, wala namang mask. So yun po nagkukulang. Yun na po yung pinupuno natin kapag po meron tayong extra sales. We donate a portion of it dun po sa mga nangangailangan. Ayun. Galing, galing. Okay. Roxanne, bago tayong patuloy ng kwentuhan natin, no, kamustahin muna natin siyempre yung mga viewers natin, mga nanonood sa atin, tulad na lang ni Le Great James. Hello, wow. Roxanne. Ito si Cortius Gonzaga. Ay, suki namin to. Na-stock ko na siya sa IG. Sobrang ganda niya. Cortius, bayan ka na sa akin sa pang-stock, no? Kasi ginawa ko rin yan kanina. I-stock ko rin yung account niya, no? Ni Miss Roxanne, no? Tapos sabi ni... Eto, sabi ni Erica Quintos, Hoson, waiting. Ah, yan yung mga kanina pa nakaabang dyan. Ah, ito, regular din natin to, Roxanne, no? Si June Beretora, Beretero de Catoria. Hi, Oscar and Roxanne. Yes. Yes, sabi ni Cortes Gonzaga, yeah, hey, oo na. Oh, di ba? Oo na. Oo na. Sabi ni June Beretero de Catoria, kakatapos ko lang concert here sa house. Wow! Kita mo, sabi sa'yo eh, singer yan si June Beretero, kaya Beretero yan, de Catoria. Grabe yung mga listeners ni Sir Oscar ha, iba-iba yung mga gusto iba lang gawin. Iba-iba mga, yan, mga interest niyan, pero nagsasama-sama dito for 1 hour para mga konting katuwaan yan. Si Jong Leonardo, hi, sabi niya, oh, may 3 roses ka pa, Miss Roxanne. Sabi niya, ano, sabi ni Jun Beretero de Catoria, please don't skip my comments. Wow! Wow! Nakakailang mention ka na. More than now, di ba? Alam pa. Ito pa, regular natin, Wilfrido Sanjaleco, gandang gabi. Keep safe, everyone. Thank you. Thank you so much. Wow! Ang profile picture niya, asawa ko. Ayan, oh. Profile pic mo, si MJ Mamporian, ah. Okay, anyways, ito. Si Stephanie Antipuesto, Rica Blanca, notify. Yan, ano notify? Okay. May secret message sa'yo, Sir Oscar. Hindi ko binabasa. Stephanie. Tayo. Ito, Hart Luis Aizel, sabi niya, hello Sir Oscar Oida, good evening po. Yes, thank you so much. Yan. Si Cynthia Villanueva, sabi, hello. Ay, ito si Ayen, suki natin to. Ano, Roxanne, no? Rox, pwede bang Rox, Roxanne? Nickname, kahit ano po. Kahit ano. Si Ayen, MJ, hello sa guest tonight. Ayan, suki natin yan from UPLB Open Tambayan. Yan. Yan, nakatutok sa atin yan tonight. Thank you so much, UPLB Mark. Open Tambayan. Ayan, thank you so much. Si Raymond Generoso, gumaganda ng gumaganda itong favorite kong online show. Wow! More power, Papi. Double O Oscar Oida. Wow, Papi talaga. Ayan, si June. Sige, Miss Roxanne, pakishoutout. Si June, baka magtampo. Hi, June Beretero de Catoria. Yan. Yeah. Hello. Sana naman magpa-concert. Magpa-concert. Minsan na dun gawin natin yan, no? Minsan, no? Mag-ano tayo, kakanta sa atin si June. Yan. Sabi ni Cortes Gonzaga, ganda naman. Yes. Sabi ni Raymo Dineroso, hashtag credibilidad. Wow. Oo, yung sinasabi ko, di ba? Sabi ni Pero de Catoria, matinik yan si Oscar kaya napapa-oo niya ang mga igigest niya. Wow! Napapa-oo na. Yung lahat ng reply. June, talagang tinatansya ko yung mga iniimbita ko. Yung mga talagang nararamdaman ko, may gininto ang puso, mababait, accommodating, tsaka yan. Yung talagang pag sinamahan tayo, talagang mag-i-enjoy tayo. Hindi naman ako nagkakamali, di ba?
Yan, kita niyo naman, nakauo natin si Miss Roxanne. Yan. At ito si ano, si, ito may question kagad si Gab Ferreras. Ate Rox, one question lang. Since related to sa pagsasara ng sports division ng ABS, ano ang inyong memorable experiences being courtside reporter sa NCAA? Ay, maganda yan, no? Yung balik tanong natin, no? Dahil si ano, si Miss Rox talaga, yan, isang matinik na, no? To sports, courtside, no? Tama? Reporter? Wala po ako ng courtside reporter po sa NCAA. Nung season 91 po ng NCAA. Yan. So, balikan natin, Rox, no? Yan, request ng request natin, no? Baka mamaya magtampo eh. Okay lang. Alam niyo po, nakakatuma yung isi-share ko dyan. No? May isang volleyball player tayo. Pangalan niya si Gretchel Sultones. Okay. So yung volleyball player na yun, galing siyang Baste. Napakahusay niya. At nagkita lang sila ng nanay niya from Cebu na kumbaga na matagal na niya hindi nakita. Baby pa lang siya. Nagkahiwalay sila dahil nakita siyang naglalaro ng volleyball. So... Yes, isa sa mga pinaka-memorable yun, Sir Oscar, kasi yung nanay niya, dinala ng sports, papunta dun sa venue nung championship game niya. Wow, so, akala. So yun pa naging ano, yun pa naging susi, you know? Yes, yun yung naging daan. At syempre, ang dami nating na natulungan na mga atleta na i-share yung mga success stories nila, Robert Bolick, Scottie Thompson, ang dami nating mga, kumbaga, napaka-huhusay na atleta na naibida natin dun sa sports, lalo na nung wala naman akong alam kagaya nyo sa background sa journalism, pero on the fly, kailangan kong matuto kagad, magsulat, at basta po, ano, tuwang-tuwa ako nun kasi parang for me, storytelling siya eh. So yung mga buhay ng atleta natin na si-share natin, hindi lang yung event. Correct. So, pero yun nga, matanong kita, Roxanne, paano mo ba napasok yung, ano, yung pagiging sports reporter? No? Kasi kanya-kanyang expertise din yan eh. Lalo na yung mga sports jargon, kailangan familiar ka dyan. Di ba? Maaring magaling ka magkwento, pero yung mga terms, mga rules, no? Particularly, yung mga sports na kinu-cover mo, like volleyball, pinag-aralan mo din ba yan? Or talagang athlete ka rin dati? Nako, I wish her Oscar, athlete ako. Pero kahit ano pong gawin ko, hanggang sa pagre-report po talaga yung kakayanin ko lang. Yeah. Ito, panahon na yun, to cut the long story short lang, dapat po kasi sa UAP ako nung college ako, medyo... iba yung naging path ko nun eh. Napunta ako nga nun sa sinasabi yung reality show. So, nung bumalik ako sa ABS, nung naghahanap sila ng sports reporters, sabi nung isa kong kaibigan, na ngayon din ay journalist din kagaya natin, Migs Bustos, sabi niya sa akin, sabi niya, Roxy, may ano, naghahanap sila ng medyo articulate, kayang mag-storytelling, hindi naman kailangan. Ayaw nila ng yung sobrang, maganda rin naman na alam mo na, pero gusto nila kasi tinitrain ka talaga eh, from nothing. So, nakakatuwa naman na hindi naman kailangan memorize mo lahat ng sports jargons, pero kailangan willing ka lang matuto. So, sabi ko, sige, try natin. Pagdating ko doon, naalala nila yung nangyari dati na hindi ako natuloy. So, sabi nila, okay, second chance mo to, patunayan mo sa amin na... you're not a quitter, you'll do your best. So, nagsimula po ako noon, walang kaalam-alam. Si Coach Benji Paras pa yung una kong na-interview, eh, very kuwela. Naloka po ako sa interview noon, first day. Kasi siya yung nag-interview sa akin, yun yung nangyari talaga po doon. So, dapat siya yung nag-interview ni Coach Benji. Hindi ko alam kung naalala pa niya yun, San Beda siya. Then, after po noon, nakita ko nga na basta po ano lang, natural lang kung ano po yung sasabihin sa'yo, absorb mo lang. Then lahat po ng coaches nun, 4 hours before, kailangan ko matutunan. Hindi talaga pwedeng pupunta ka na lang doon na wala kang baon. So pagdating doon sa venue, 4 oras, interviewin lahat ng athletes, ng coach. So hindi po sa madaling trabaho talaga, buong buhay ko po yung 5 taon. Pero Rox, ano yan, no? Volleyball and basketball. Tama ba? Yes, tama po. Ba? Yes po. So ano, saan ka mas nagtagal? Sa volleyball or sa basketball?
sa nakakatuwa po, pareho po, pinagsabay ko po siya, sir. Eh. So, nung time na may NCAA college siya, meron din po tayo tinatawag na PVL noon. After din po nung NCAA PVL, hanggang po nag-MPBL na, ABL, meron pa po kaming hinost din, kasama kong si Martin Javier hanggang sa China, 3x3 basketball. So, nakakatawa dun eh, binigyan kami ng oportunidad kahit nga nung una, wala, lahat naman siguro tayo, walang alam sa simula. Yeah. Sinadya po nila akong turuan hanggang po kaya ng mag-international commentating. Nakita nila siguro sa iyo yung potential. Hindi naman yan parang wala lang, talas pinugot ka. Nakita nila sa iyo yung potential, kaya kanila, ito talagang worth turuan, worth i-train, no? Mukhang talagang, kumbaga, investment nga, di ba? Ikaw, mas may alam ka dyan sa mga investments na yan. Sa naniwala sa na talagang, talagang malayo mararating mo, kaya nag-invest sila sa'yo. And hindi naman sila nagsisi, no? Dahil tingnan mo naman kung ano ang kinahitatnan ng kanilang pagtitiwala sa iyong kakayanan. Yan, di ba? Yan, si Mr. San Monte Alegre. Attached na ako doon. Wow. Pero Roxanne, syempre, sports yan, mga basketball players yan, matanong na rin kita, no? Syempre, angelic face, no? Tapos nung lalo ng time na bagong-bago ka dyan, hindi ka ba pinalibutan ng mga naglalakihan, mga gigantic na mga basketball players para ligawan? Kwento mo naman sa amin yan. Alam niyo, Sir Oscar, huwag na lang tayo mag-venture ng names, no? Pero no names. Wearing confident yung mga yan, eh. Yung pagpunta sa'yo, nararamdaman nila, oo na yan, parang sa show niyo lang, di ba? Very professional tayo. I was raised to be a professional that time. So, ayoko talaga na ihalo yun. Tsaka, very focused ako nung time na yun. Tsaka, isa pang coach ang nagsabi sa akin, Roxy, ako coach na ako, advice ko lang sa'yo, mag-boyfriend ka ng kahit sinong gusto mo, kahit dyan sa kanto, wag lang basketball player. So, hindi ko alam kung bakit si coach yun ang advice niya sa akin. Basketball player din siya dati. So, alam na natin. Pero hindi naman lahat, no? May mga talagang mga tunay na gentleman. Pero baka bihira. Sorry. ibig sabihin, habang napapaligo, Archer din ako. Mamaya tatanungin ko about that, no? Pero ibig sabihin, Rokes, no? Kahit napapaligiran ka, parang na-set mo na yung mind mo na hindi ka papatol sa basketballista? Parang ganun ba yun? Opo, kasi marami rin po ako, usually nagiging close friends kami, tsaka po yung mga players po na nagiging ka-close ko din, very serious sila and disciplined sa work nila to the point na gusto nila pag nakaapak na sila ng PBA or ibang level, doon talaga sila magsiseryoso. So, nakatawa po yung mga naging close friends ko noon, yung mga players na yon, wala pa din sa isip nila yung serious relationships. Talaga pong nakakatuwa na wala silang cellphone. Yung pong mga naging ka-close ko na players na yon, siguro may mga konting landeg. Pero hindi talaga. Ito todo. Kaya wala naman pong nangyaring ganun. Very, professional din, casual. And marami rin po akong mga naging close friends sa players. Yun nga, pinokus nila career din lang hanggang makaapak sa PBA. And then, syempre, paano nga yun, no? Yung mga, pasensya ka na, ang kulit ko, no? Paano nga yun, yung mga kaibigan din ng mga basketball players. Ako kasi minsan sa Talamboy ko, naging basketball player din ako, Wow! Grade school and high school. Varsity ako ng Claret School of Quezon City. Wow! Ano pong posisyon? Kaya lang, bangko. power forward, no? Kaya nang nilalaro ko dati. Pero mas mahaba yung playing time ko sa inter-barangay. Okay, pero yan. Yung mga marami rin kaibigan basketball players na medyo pilyo yan. Alam mo naman, syempre, basketball player ka. Hindi mo maraming girls na magkakagusto sa'yo. So, by nature, magiging makulit sila, no? Kunwari, pinursukan nila, may tendency na maging makulit sila. Lalo't di ka pumapatol, di ba?
Ka na. ano mo yung handle, yung mga pangungulit? Ano po, may mga style yan eh, na hanggang, nung mga, tagal na to na panahon, Sir Oscar, nagsimula ako, may mag-aantay sa akin after the game, or let's say, may mag-ask out sa atin. Pero yung nangyari nga nun, that time din, puro trabaho din yung nasa utak ko eh. Parang hindi ko, parang inisip ko, baka masyado pa akong bata nun, or hindi pa time. So ano lang, naging friends talaga kami lahat. Tapos ano, tapos yung affection nila, syempre thank you. Ano, nagkakaroon ako ng magagandang reports. So yung mga Christmas mo, ginagamit ko pang report ko din. Inside info, parang, ng notes ni coach, anong ginawa niyo sa training? Eh, di na interview ko. So, hindi. Grabe. Aminin mo, ginamit mo charm mo. Aminin mo. Iba kayo magpa-interview, matataray. So, lalambingin mo, ay coach, sige na. Or yung player, sabi mo, wala, kailangan kong malaman ano yung ginawa yung preparation dito. Ganyan, syempre, may konting lang. Pero, hanggang dun lang naman. Hindi naman tayo. Never ka talaga nagkaroon ng boyfriend na basketball player. Hindi ko talaga. Or dinate? May dinate ka ba? Hindi, wala rin. Hanggang ngitian lang. Hanggang ngitian lang. Ay, mga basketball players na nagsumubok at na-frustrate dahil hindi nagkaroon ng chance kay Rox, sisihin niyo si coach. Sabi ni coach, never. Hindi sabi ni coach na yun, baka masisi po. Ay, pero meron ka ba na-encounter na basketball player na sobrang presko? Kasi may mga ganyan, di ba? Talagang akala nila, crush mo sila. May ganun ba? Siguro nung time na yun, hindi naman. More of sila eh. Pag nakikita ko sa game, kinakabahan. Collegiate po kasi ako nag-start eh. Basketball, medyo kabado. Hindi nila... yung mga po yun sa professional na siguro natin makikita yung may mga swag. Pero pag college nagsimula, mas naghahanap pa yan ng mga mentors, hindi sila yung very confident. Yes, oo. Sabagay, tama yan. No? Pero yan, sorry na lang yung mga basketball players. No? Okay, speaking of sports pa rin, kasi napansin ko, no? Kasi ako Rox, rin ako eh, archer din ako eh. Napansin ko to, Ayun, nahilig ka rin sa archery? Tama ba? Hindi naman. DMZ archery. May yung classmate ko yung nag-establish nun. So, pinatry niya ako. So, gusto niya ako i-train dapat parang for competitions. Ang problem nga po sa COVID. So, nawala na lang time for that. Okay. Pero, so, bago lang. Very recent. Since nga sa morning show, iba-iba yung mga negosyong or resorts na feature natin. So, sayang nga eh, hindi ko na tuloy. Pero nakakatuwa yung archery. Ako na dyan, sa Gandiva ako nag-archery. Gandiva yun sa may show. Yes. So, yan. Ang galing, no? Parang napaka, tinitino ko yung mga photos mo, parang napaka-athletic ni Rox, no? Bukod sa sports report. Ha? May mukha naman talaga. Sir Oscar. Paano mo na-maintain yan? Yung fitness, meron ka mga secret? Bukod sa beauty secret mo, yung pagiging fit mo, no? Pagiging in shape, no? Ano bang mga sikreto mo dyan? Alam niyo po, hindi ko siya naisip na magiging consequence nun. Pero 12 years na kasi akong vegetarian, vegan, so walang animal products. So kahit siguro hindi ako nag-exercise, masyado na ngayon dahil din sa sitwasyon ngayon, pansin ko, kahit lumalaki ako, mabilis din makalus ng weight kung plant-based, puro gulay. Ayan, oo. Inistok ko din talaga. Ayan. Sorry. Ayan, tinitingnan mo eh. Kasi sabi ko, parang ang fit-fit naman masyado nito ni Rox, no? Ano ba mga kinakain nito? Ha? Parang kumakain pa ba to? Punong-puno. Ang mahilig tayo kumain. Lahat. Ah, talaga. O sige, kwento mo sa akin. Paano ba yan? Paano ba yung pagiging vegan? I mean, strictly, talagang wala kahit na katiting na meat. And gaano katagal mo nang ginagawa yan? Nung
12 years ago, wala po talaga ako masyado makitang option, so talagang medyo mahirap siya gawin. Pero mga recently, 5 years ago, more than 300 na yung restaurants and food delivery services niyan. Yung isa doon, pinsan ko din yung nagtayo noon, Greenery Kitchen. Ang ginawa niya, parang kumbaga ginawa niyang vegan yung mga Pinoy favorites, mga comfort food natin, mga barbecue. So kung nami-miss ko minsan yun, gawa siya sa wheat. So kahit gawa siya sa wheat, yung panlasang Pinoy andon, so hindi ko naman siya nami-miss. Pero ang maganda nga dyan, dahil nga ngayon panahon ng COVID, kailangan natin i-boost yung immune system natin. Kahit naman prutas o kahit anong vegetables, tanggalin mo lang yung karne, eh pwede na rin. So ang pwede mong gawin, pumunta ka lang Manila Vegans, makikita mo dun yung listahan ng mga 300 na nagde-deliver vegan grocer. At least then, added health benefit din yan sa pamilya mo. Lalo na nga, kung hindi ka rin masyado maka-exercise ngayon, mahirap-hirap kung, lahat tayo mag-up, puro kain ngayon eh. So, pag nakatambay ka na sa bahay, di ba, medyo, may kailangan ko ng umani, ng kukut-kutin. So, mas maganda lang. Ano talaga? Yeah. Ba't mani agad yung ikaw, mahilig ka sa peanuts, no? Mahilig ka sa peanuts? Peanuts, ang sarap eh. Di, tsaka po, brain food. Pampabata daw. Sabi ng mga pinapanood ko sa K-drama. Yan nga, oh. Di ba? Nakita ko nga sa IG mo. In-stock ko na, oh. Di ba? Peanuts, no? Ano ba yan? Effective yan. Pag kunwari parang you feel like munching, no? On something, might as well, no? Peanuts. Sabi nila, di ba po pagkali, yung nag-aaral pa tayo, pagka kumakain ka ng peanut, sabi nila na katalino ka, review ka. So baka meron naman siyang scientific explanation. Pero sabi na I always read din na antioxidant is yung beauty din na nakaganda daw. Ewan ko lang kung totoo po yun. Pero siguro. Yeah, siguro. Gusto mo naman yung skin mo. Siguro. Sure. Kung na ako nagpipeanuts, baka... Baka mas maayos tayo. Oscar, puro peanut. Hindi pala magkano pag exchange notes tayo pagdating dyan sa diet. Ha? Gusto ko matutunan yan. Oh, anyways, Rox, no? Ano muna tayo? Basa-basa muna tayo ulit ng mga greetings. Baka magtakbo si, kita mo, si June Dicatoria ulit. Nice naman, mga colorful PPE. Yeah. Umorder ka na, June, no? Umorder ka na kay Rox, no? Para pag rumaampa ka sa labas, kahit may pandemya, feeling safe ka, di ba? Le Great James. Hello po, Miss Roxanne. Baka basketball player to, Roxanne. Pangalan ba lang? Medyo naiba lang ng konti. Oo, ito sabi niya, sabi ni Le Great James ulit, favorite NBA player mo po bukod kay King James. Ayan. Yeah, mukhang LeBron James fan siya. No? So, ikaw, sinong favorite NBA player mo, Rox? Ako, let's go to the classics siguro, no? I mean, I also collect Jordans, eh. So, we'll go back for old school tayo ngayon. Yes, so Michael Jordan, the yes. GOAT, the best there is, the best there was. Classic. Kaya kahit hanggang sapatos, hindi malimutan. Parang may napansin nga ako, meron kang photo, no, na naka-Jordans ka, nakita ko. Yes, mahilig tayo. May collection ka? Cords, yung mga OG colorways niya, mahilig po talaga ako. Basketball fan talaga, no? Galing, no, basketball fan, pero ayaw ng basketballista. Sabi ni Stephanie Antipuesto, Rica Blanca, hi Ate Roxanne. Hi Stephanie. Yes. Sabi naman ni June Porcuncula. Sabi niya, watching Arayat. Watching from Arayat, Pampanga. Wow. Yes, ito si Dax Paulino. Hello, kababayan. Marinduquenya. Opo, taga Marinduque. Wow, yan. Sabi ni Kit Lopez Nuki. Hi, ganda ni Rox. Wow. Talaga naman. Ayan, si Cortes Gonzaga, Miss Roxanne, gagawan po kita ng lyric video. Wow! Bongga ng mga fans si Sir Oscar. Alam mo yan, si Cortes Gonzaga, ginawan pa ako ng video niyan. Ipapost ko sa mga susunod na araw dito sa FB page ko, no? Ginawan niya ako ng video. Ang ganda. Tapos meron pa kating kasama dito, gumagawa ng tula.
Si Jun Victoria, kumakanta. Itong mga talent ng mga tao dito, nagsama-sama para makasama mo tonight. Yan. Eto, sabi ni Cortes Gonzaga, ano po ba maganda kanta? Tinatanong. Ikaw ba, ano ba yung favorite mong song? Rock? Ngayon, kasi nahuhuk ako ngayon sa mga K-drama eh. So yung mga shows nila, Minho, ganyan. Natutuwa ako sa mga kanta nila doon. Hindi ko na alam yung mga title, pero... Pareho ko yung asawa ko. Jay, yan. Pati ako nadamay na, nanonood na rin ako ng K-drama ngayon. Ngayon, ang natapos ko na, ang mga natapos ko na yung Fight My Way. So, kasi take one teaser rin ako nung high school. Yun yung naging panghatak sa akin ni, ano, ni MJ. Yan, Fight My Way, yung MM. Tagtanong. It's okay not to be okay. Yeah. It's okay not to be okay. Was it love? Yeah. Hi. Pag di ba nakalap na mga theme song, yun yung mga pinapakinggan natin ngayon. Yung mga OST ngayon. Ayan mga kinahiligan natin ngayon. At eto nga lagi ko sinasabi. No? Anong nararamdaman mo pag ano na, no? Lumalafang na sila ng mga kung ano ng pagkain. No? Sarap, kain. Gaganan ganyan. Kumain yung mga ramen nila. Nagsasalita pa naman ang nakakagutom. Kaya napapaano ko eh. Napapagawa ko ng ramen kahit gabi. Ano-ano yun, di ba? Kasi dapat yan, nagda-diet ako, di ba? Masarap mo yung pag nanood ng K-drama, dapat kumpleto. Meron kang noodles, ganyan para mag-ingit. Correct. O sabi ni Velasco, Ebrada, good evening Sir O and Rox. Yan. O sabi ni ano ni Luis Luxin, Rox, the best, miss you. Ah, hi Luis. Kaibigan yeah. natin mo. Ay, kaibigan. Ano ko? Ay! Ako hindi gagawin! Ay, galing. Gusto ba? Huwag yung matulog. Gayaan siya maglaro hanggang bukas. Yung natutulog nila, ayaw pa. Ayaw mga baby. Kaya yan. Kaya yung wife ko si MJ, yan talagang busy-busy ngayon sa baby. Ma'am, pag nakatulog na yan, makakalood na siya ng K-drama. Ayan, sabi ni Stephanie Antipuesto, Rica Blanca, more power pa dito. Yan. Yan. So, ang dami pang mga, ano, no, mga fans mo ito. Si Alessandra Samaniego, Calma, keep safe po. Wow, thank you, thank you. Ayan, okay. So, pag-usapan naman natin yung ano, paano ka ba nagsimula, Roxanne, no, dito sa karera mo sa showbiz? Paano ka ba na-discover in the first place? Kung pwede mo i-share sa amin. Pinakauna po noon, mga 16 years old ako, nagsimula ako sa mga TV commercial. Doon naman po halos lahat din nagsimula lahat po ng nakapunta sa TV. So, nung time na yun, yung uso, hindi pa nun uso yung Facebook. So, sa mall, ibigyan ang calling card kung pwede kang mag-audition. So, after high school, nagsimula ako nung college na ako sa mga TV commercials. And then, yun mention yung kanina, after college po, nag-GMA din ako for, yan. Ah! Yan! Starstruck! Yan, if I'm not mistaken, season 5, di ba? Wow. Ano yung ako dyan? Grabe ka naman. Ay, grabe. 16 years old ka pa lang, grabe, smashing beauty ka na talaga, oh. Oh, di ba? Wow! Yan, so, tandang-tanda mo pa ba? Yan. Short hair pa ako niyan. Ay, nakakatuwa naman. Nakita niyo pa yung videos na yan. Oo naman. Special ka, kita mo naman. Pinagana ko yung mga researchers ko para kuha yung mga images mo nung nagsisimula ka. Pero ang galing, no? Even before, very talented ka na talaga, no? Para kang hindi baguhan ng time na yun, no? Parang ano pa rin, no? Tsaka, umpisa pa lang na, may mga intriga ka na, di ba? Ano kaya yan? Nakabahan na ako lalo. Ayan. So, after nyan, after mo yun mag-starstruck, ano na nangyari? Bali po kasi, nung sa starstruck, nung time na yun, gusto ko po talaga na path is, kagaya niyo po, journalist, hosting, which is
more of dun po kasi sa talent, singing and dancing. And aminado naman po ako, hindi naman po ako talaga singer and dancer. Pero nag-enjoy ako sa acting dun. After Star Trek, I did pa mga show sa GMA. Very thankful na nakasama ko yung mga veteranong artists natin, sila Direk Ricky Davao. So, dun po kung dun po siguro nalabas yung confidence ko na yung mga napakusay na artista natin, sila Gloria Romero po, nakasama ko pa sa mga teleserye doon, naturuan ako na medyo talagang dapat di mahiya. And then after po noon, nagka-opportunity naman po ako na diretso po akong sports noon. And actually before sports, nag-stop po muna ako, nag-business po ulit ako, inayos ko po muna. Then after noon sports, and then Umagang Kay Ganda po yung pinaka-recent before po medyo nagka-problema po tayo sa airing. So yun muna. Ngayon balik business po muna ulit. Ayan, okay. So tawag dito, no? Matanong ko lang, di ba? Kasi ako dati nag-morning show din ako eh. Nag-morning sa GMA ako, tapos unang hirit, no? Ako yung dating boy traffic noon. So, ang hirap gumising sa umaga, no? Ikaw, share mo lang. Ikaw ba hindi ka nagka-problema dyan sa pag-gising? Umaga, madaling araw ang call time niyan, di ba? Anong panong... Kasi po, pag-locate, I mean, hindi naman po kami din na studio. Doon po kami sa remote. So, minsan, mga La Union pa, kung saan pang malayong lugar. So, 12 a.m. ang gising ka na kasi po pull out na ng mga alauna, alas dos. Pagdating po dito, pagtapos ng live ng 8, after lunch ka na, makakarating ng Manila sa traffic. So, buong araw nyo, para bang hindi na, wala na po talagang pahinga, sa kotse na lang. Tapos the next morning na naman. Correct. So, anong oras ka natutulog yan? So, mga alas 6 pa lang ng hapon, tulog ka na? Mga ganyan? Galing pa po akong sports nun eh. Minsan nga po, dire-diretso. Nung time na yun, may MPBL pa, minsan tapos na ng 11 or 12. So, nagpapasundo na ka diretso sa venue. Diretso po agad, talagang round the clock. Hindi na po nakaka-uwi. Uuwi lang po talaga ako nung time na yun para magpalit. Tapos minsan, doon na ako kiligo sa mga resort or kung saan napunta. Doon na nakikiligo. O, eh, paano pang social love life mo? Paano na? Yun na nga po yung kinalabasan ng pag nung nag-COVID na talagang nakikitan tayong sa bahay. Ayan, nag-love life na po ako. Finally, after a years. Diba? At least dahil sa pandemya, kahit pa paano, may nagdulot na mabuti sa'yo, namulaklak yung love life mo, no? So ano, may love life na, no? So ano ba mga, kahit na, no, hindi mo kailangan i-mention ko sino kung ayaw mo, no? Pero ano ba yung tipo, ano bang tipo ni Rox, ni Miss Roxanne sa isang ano, sa isang ideal Prince Charming niya? Ano ba ang Prince Charming para sa'yo? Swerte lang po ko, Sir Oscar, kasi mukha talaga siyang Prince Charming. Kasi marami nakaraan din, hindi ko nakatatuhanan. So sobrang swerte. Ay, mukha talaga siyang Prince Charming. So pwede na. Oo na. Napa-oo agad. Oo na. Napa-oo na ka na, no? Ano yan? Ay, so, Prince Charming to. Oo na. Ito na yun. So hindi ka ba kinilangan gawa ng matagal? Hindi, Sir Oscar, ang nangyari po noon, kilala ko na to, bata pa lang kami, more than 10 years ago. Okay. Kumbaga ngayong 2020 lang, nung time din na sports journalist ako, this person, di ko nga alam, may Olympics pala for Dragon Boat, nanalo pa siya ng mga ganyan, very athletic. In-interview ko pa dahil nasa sports ako. Yes. At that time, pwede ko ba i-share, juicy? That time, engaged ako. Na-meet ko ulit siya, na-engage ako. Medyo nagkaroon tayo ng runaway bride moment. Pero after that, yes. So, ay, dapat din ang pinagkwentuhan natin. Ay, nga, buti po tapos na yung show. Minention ko lang. Pero siyempre, okay naman kami ngayon. Wala namang gulo. Ibig ko lang sabihin. Nagkabati kayo. Okay naman. Na siya. Happy na rin siya. So after noon, balik ka ulit akong sports. And then, na-meet ko lang ulit siya recently. Siguro mga November, December lang last year. Hindi naman, very recent lang. And then, nung nalaman ko, sabi ko, ay, akala ko nung time na na-meet ko siya 10 years ago, puro gym lang to. Tsaka Olympics yung pala, hindi, napakatalino. So, na-judge
natin ng bata tayo, nag-judge tayo. Ay, pero na-imagine ko, dragon boat racing siya, no? Rower, no? Maganda katawan niya. Parang Richard Gomez yan, di ba? Parang, tawag ko nga din, parang Hercules, eh. Parang ganun yun. So, Prince ano? Prince Charming talaga yun. Kita mo rin. At least nakita mo rin yung Prince Charming mo, no? So, ngayon okay ang love life. Ngayon, paano yan? FaceTime? Video, ano muna? Video chat? Paano yan? MECQ? He runs a pharmaceutical company. Kaya nga po yung Project Frontline, sa akin yung damit, sa kanya yung medical side of it. So, nag-join forces kami doon para rin na mas makatulong and mas alam po kasi niya yung industriya na yun. He's been serving hospitals and yung mga med reps niya, may iba pang products na pwede rin i-offer, lalo na nga medyo mahirap ang situation sa hospital. So, actually, naging partner ko siya ngayon even in that social enterprise. But, yun nga po. Balitaan niyo ako, ha? Sabihin mo kay Prince Charming, balitaan niyo ako pag meron ng bakuna at saka gamot sa COVID. Nakakatakot na ngayon kung narinig natin yung mga vaccines, syempre wala pang trials. For now, so talagang... Ingat. Okay. Pero ito pa, ewan ko kung alam nyo to about ano, no? Tuloy-tuloy ko na yung pag-i-stock ko sa'yo, ha? Rox. Okay lang, go lang. Talagang in-invade ko na yung IG mo. Ito talaga naman, kung hindi pa kayo kumbinsido na busilak ang kalooban nito ni Roxy, no? Ni Roxanne, ito nang re-rescue rin siya ng mga napapariwarang mga pets, no? Di ba? Ang cute, no? Hindi laging cute ang mga ni-rescue ni Rox, no? Rox, can you tell us more about this? Actually, yung isa kong pong dog, si Bruno, adopted naman siya. Yung na-rescue na yan, si Brittany, tsaka yung isa si Tootsie. Sila yung, si Tootsie muna, yung asan ba si Tootsie? Tootsie, andito ka ba? Nakatulog na, matanda na siya. Okay. Ang tawag nila, Ambassa Dog. So, si Tootsie na Ambassa Dog, yung unang rescue ng Philippine Animal Rescue Team. So, meron sila ngayon na Phoenix Sanctuary ngayon. Nilipat na nila yung pwesto nila from Bulacan hanggang dun sa Quezon ngayon. May mga city pounds kasi tayo na pag hindi na-claim yung mga aso doon, di ba, in 2 weeks, nag-euthanize na kasi wala namang pondo. So, may mga no-kill animal shelters tayo kagaya ng POS, ng CARA. So, sila yung kumukuha nitong mga ibang aso na ito. So, nung time na yon, nung hindi ko pa alam na may mga rescue shelter, nagpupulot ako ng mga pusa, ng mga aso na nilagay ko sa kotse ko, tapos pinapa-adopt ko sa mga pages, pero syempre mahirap na gawin yon. So, nag-visit ako ng animal shelter, si Tootsie yung ayan, pinakay mo sa kotse mo. Ayan, yung mga random na pinapabakunahan ko pag hindi ko na-adopt yung mga kalokahan ko nung time yun kasi naawa talaga ako sa kanila. Yes, kukawawa. Grabe, ayan. No? Para kang ano ng by yourself, no, naging parang ano ka, no, nagkaroon ka ng sa rescue, no, rescue. Ang cute ng mga dogs sa iyo. Yes, ano ko, lagi kong kasama yan kahit yung mga taping, kahit road trip, kahit saan kasama mo sila. Wow. Ayan, ano pangalan niya? Si Bruno. Bruno. Yes, ang cute naman ni Bruno. Yan ba first dog mo, si Bruno? Siya yung una. Tsaka po, ang nakakatuwa sa kanila na nasusubukan ko silang i-train na talagang hindi sila nangangagat o tumatahol sa mga tao, marunong din silang sa mga tricks. Ayan na. Bruno, pakita ka naman dito. Hi ka sa mga ka-osap natin. Oh. Yeah. Wow! Ayan si Bruno. Cute-cute naman. Teka lang, ilapit natin. Yun, oh, wow! Ang cute naman ni Bruno. Fresh na fresh. Ayan. Hindi mo naman siya napulot. Napulot mo siya. Hindi. Sakit. Anong time po na yun kasi may kaibigan ako na hindi na niya naalagaan. So, nagkakasakit na yung dogs. So, kinuha ko na lang po. Yun po yung una. Then, doon nagsimula. Kung baka ni-rescue mo na siya doon sa kaibigan mo. Rescue mo sa kaibigan. Pero itong si Tootsie yung na-rescue sa City Pound. So, yung kuha ko din siya, marami na rin siyang sakit. Kasi syempre, galing po talaga sa labas eh. Mga askal natin, medyo kulang sa pagmamahal. Yes. Kaya so, yung
Pero ikaw ba, hindi ka ba natatakot? Minsan magsakay na lang ng aso sa kotse mo. Baka mamaya may rabies yan o ano na yan, di ba? Baka mamaya, ay mo, may sakit pala o ano. Yan yung akala ng mga tao, sila yung biglang mag-a-attack sa'yo. Pero kahit sinong, siguro 80% ng mga askal na i-approach mo, sila yung takot sa'yo. Kasi sanay sila na sila yung nabato or sila yung pinapaalis. So, mas takot sila kaysa aggressive. So, yung napansin ko sa rescue operations natin ng mga panahon na yun. Pero very emotionally and financially draining siya kasi ang daming sakit Pabago. Oh, pero matatakot ba naman yung aso? Grabe namang ganda niya. Uy, ikaw yung aso siguro. Sasama na lang agad. Saan po yung kotse niyo? Papasok na ako. Hindi naman ako mukhang kidnapper siguro. Basahin natin ito yung mga greetings, no? Sabi ni Cortes Gonzaga, Sir, ginagawan ko po kayo ni Miss MJ ng lyric video. Sinend ko po sa IG ni Miss MJ. Wow naman. Sabi naman ni June Biretera de Catoria, thank you Oscar last night. I'm so special sa show mo as Oscar Natics viewer. Wow. Eh naman. Hindi lang last night, every night special kayo syempre. Yan. Sabi ni Le Great James, sinong BF mo? Wow, intrigero. Intrigero ka. Sasagutin mo ba yan? Ano, private eh. Sige. Para may mystery naman. Para may mystery. Oh, mangula ka. sabi ni June Biretero, Dicatoria, love ko talaga kayo ni MJ. Wow. Thank you so much. Thank you so much. Oh, ito may nagtatanong. Jafet Manyebog, hello Rocks, kung pumasa na sana si Alden Richard sa Starstruck 5 from top 60 noong 2009, maabutan niya sana ang 60th anniversary ng GMA noong 2010. Mm. Wow, a trivia ba yan? Wow, may trivia pa. That time. Pero ako, for me, it worked out well for him kasi sa tingin ko po talaga timing. I mean, I don't... Kabatch mo siya? Wow! Parang alam ko, opo. Kasi nung nagkita kami one time, naalala pa niya ako. Napaka galing ni Alden yung memory niya sa mga ganyan. Galing ha? Si Alden hindi naman nakipagngitian sa'yo nun. Nung bata kami, mga raketero kami, iniisip talaga na. Sabi mo na, tama. Wala talaga sa amin, nag-iisip masyado ng mga ano pa nun eh. Mga tingina na ganun. So, yung tingin na namin, sino kailangan manalo dito? Kailangan makalusot dito sa mga judge. So, wala namang naisip na gano'n. Pero tingin ko nung time na yon meant to be kay Alden na ma-pair up kay Maynon kasi yun talaga yung ano sa kanya, nag-make. O, parang nag-bloom, no? Talaga nag-bloom nung usap. Sabi ni Cortes Gonzaga, bilang sports writer, pinaka-paborito ko po talaga yung part na nag-i-interview, lalo kung babae ini-interview ko. Ha, ha, ha. Nakaloka niya. Mga volleyball yung kino-cover mo, Coach. Ah, si Coach kasi ano yan? Ano yan? Aspiring, ano yan? Sports reporter. Gusto daw niya yung sports reporter. Hindi niya sabihin volleyball player ang bet niya. Interview. Yes. Ah, sabi ni Jay Garcia, hi Roxy! Sabi ni Jay Garcia. Hello, sabi Jay. Mo, sabi ni Sunny Maria Hisola Morente, hi po. Yan, sabi niya. Hello, Sunny. Sabi ni Cortes Gonzaga, mahal po kasi rubber shoes, kaya wag mag-jowa ng basketball. Na-try mo na, Cortes? Grabe ka, Cortes, ha? Tapos sabi niya, water boy, charot. Water boy na lang, mas mura tubig. Oh, di ba? Sabi ni June Britero de Catoria, wow, basketball player ka pala, Oscar. Oo, nung grade school tsaka high school, nag-varsity. Kaya lang akala ko kasi, ang laro ko niyan, forward center. Kasi matangkad ako nung bata. Kaya lang nung high school ako, tumigil sa 5'10". So yung height ko, pang point guard, yung laro ko, pang center. So hindi niya pa pwede. O ito na, my beautiful gorgeous, ultra beautiful wife, MJ Merfoli. Yan, watching. Hello, Ma'am MJ. Thank you. O, sabi niya, no, gorgeous, hi po, Miss MJ. Yan. Tapos sabi ni ano ni Ore Jomar Obliafo na share ang ganda ng ngiti ni Roxanne. Yeah.
Sabi niya, napakagandang naman sarap balikan ang Starstruck. Yes. Sabi ni, no, sabi ni Carl Alfred Abidejos, ito viewer natin to. Si Hi Miss Roxanne and Sir Oscar Oida. Yes, thank you Carl Alfred. Yan. Good evening, Sir Oscar. Ang ganda ni Miss Roxanne. Grabe, hindi na sila. Talaga naman. Talaga naman. Ayan. Puro ganyan, no? Si Jay Philip yan. Ayan. Wow. Iba beauty ni Rox. Yan. Sabi, no? Yan. Sabi ni Zyra Trish. Trisha Torres. Hi, Bruno. May fan din si Bruno. Magpa-commercial si Bruno dati, Sir Oscar. Oh, talaga? Grabe. Kasama ko siya. Nagta-talent din yung aso ko. Wow! Meron din lang may TF yun. May TF din. pang mga tatlong buwan na dog food na rin yun. Pwede yes. Na. Okay yun. Okay yun. At least, di ba? At least kumikita siya on his own. No? Si Jorge Jomar Obleafo na share. Sabi niya, wow naman, magaling ka pala Sir Oscar mag-basketball. Sabi ko lang, naging varsity ako. Kasi yung mama ko noon nagpapapansit sa buong team. Ganun pala yung technique. Pansit, mama. Oo. Oy, suki rin namin ito si Lawrence Anthony Tolentino Season. Hi, Roxanne. Yan. Sabi ni Ore Jomar Oblifo na share, crush ko na si Roxanne. Oo. Sabi ni Gorgeous Gundaga, mas cute pa yung aso kaysa sa akin. Ay, cute naman kayo pareho, I'm sure, no? Grabe, alam mo, ang sarap ng kwentuhan talaga, Rox, no? Dahil kita mo, hindi natin namalayan, lumipas na yung isang oras, no? Oo, pero ito, bago kita pakawalan, Rox, no? Kantahan muna tayo. Kumanta? Hindi, pero bago yan. Kaba naman. Yung ano muna tayo, magpa Q&A ka muna no sa mga viewers natin ngayon. Isang question lang from you mula sa mga pinag-usapan natin sa loob ng isang oras. Yung unang makakasagot will get an entry no para mapasama sa raffle on Friday na mananalo ng GMA Afford the Box, okay? So ready ka na ba, Rox? Ano bang sa tanong mo? Kahit ano no, kahit ano basta na pag-usapan natin ngayong gabi about you or about anything na nakwento mo tonight, no. So okay? If you're ready, Rox, take your time. If you're ready, we're ready for your question. Yan. Handa na kayo, ha? Ihanda nyo na yung mga keywords nyo, no? Dahil unahan to. Una makasagot. Yan. O, ito ka lang. Habang inisip ni Rox, ito, basahin ko muna from Zel Suarez. Hello po, Roxanne. Ganda naman din. At Sir Oscar, hello din po. And Miss MJ, fanatics here in Digo City, Davao del Sur. Wow, thank you, Zel. O, si Zel, oh, picture na rin ni MJ ang gamit. Wow. O, si Jalisa Karandang Bobby, shout out po from Dasmariñas, Cavite. Alright. Okay, Rox, ready ka na ba, Rox, with your question? Sige, kung nakikinig kayo talaga kanina kay Sir Oscar, may minention tayo na pinaka-memorable moment nung time na ako ay nag-report pa sa sports. Sports, so kung naalala niyo yan, sagutin niyo na. Baka kayo na ang winner ng Afford the Box. Yes, go. Sagot na. Most memorable moment ni Miss Rox Monte Alegre, no, na binanggit niya kanina sa aming kwentuhan. Yan. Unang makasagot. Siya yung magkakaroon ng entry para mag-uwi, magkaroon ng chance no na mapasama sa paraffle natin. Okay? So, mahirapin ito. Type na. Diba? Para ano, may effort. Oo. Sige nga. Asa na? Tingnan natin. Sagal nyo naman mag-isip. Oh, ito. Ito, sabi ni Romulo Goko Palis, interview with Benji Paras, tama ba? Well, isa yon, isa, pwede. Pwede na. Pwede na? O, sige. May mention akong dalawa. Isa naman, na-mention ko naman yun. Sige lang, pipicture lang natin. O, payag siya na. Oo na. Oo na raw, payag. O, picture, smile. Yan, parang picture tayo with Rom. Si Romulo Goko Palis, kaibigan ko yan from Sydney, Australia. Ewan ko kung may signal ang Afford the Box dyan. Pero, nakasali ka dyan. So, isa pa, isa yun si Benji Paras, pero hindi yun yung pinaka tinutukoy, no?
So, huli pa rin. Eto, sabi ni Keith Lopez Nuki, isinama ang mother ng isang player. Tama ba yun? Close naman. Doon sila nagkakita ulit yung nanay ni Gretchel Soltones na hindi na niya nakita matagal na. So okay na ba sa iyan o mas ito yung sagot? Ah, siya yun. Siya rin yun eh. Si Keith Lopez. Siya rin yun. Wow! Yes, okay. Yes. Smile! Nakakatuwa no, nanunood talaga sila, di ba? Nakakatuwa. Para masagot nila yon. Wow, talaga nanunood sila. Eto si, sabi ni Romulo Goko Palis, cash na lang. Masigit na eh. Ay, no. Ay, si Romulo Simulong, isang mabuting kaibigan na lang from UP, no? At nasa Sydney, Australia siya ngayon. Pero nanunood pa rin sa atin. Mulong, anong oras dyan? Puyat ka na naman. At, sabi ni Zel Suarez, interview raw ng kanyang crush. Nanghula to. Ito ha, mento to. Grabe ka. So for today, ang entries natin sa ating GMA Afford the Box paraffle on Friday, una si Romulo Goko Palis, no? Hindi cash, no? Afford the Box Mulong, ha? At si Keith Lopez Nuki. Yan. Congratulations sa inyo, no? Meron kayong opportunity to win GMA Afford the Box sa Friday. Miss Rox, thank you so much. Nag-enjoy talaga ako. Sobra, no? Sana ulitin natin to. Pag, kunwari, may panahon pa, no? Hindi ka naman very busy ka, pero pag nagkaroon ka ng time, magkwentuhan tayo ulit, update tayo sa buhay mo. Yan. No problem. Thank you rin sa mga sumubaybay, mga nagtanong, at may mga pa-concert, abangan natin yan. Manonood ako lagi, baka marinig ko na yung mga pa-concert na yan. Mga fans ninyo. Yan. Uy, sabi ni Mulong, 11 PM daw doon sa Sydney. Ayun. Oh. Hello sa mga kabayan natin sa Australia at sa lahat sa buong mundo na sumusubaybay ngayon sa inyong show. Maganda. Thank you. Okay, at ang ating closing song, Rox, ano ba yung closing song natin? Smart lang, no? Katuwaan lang. Ano ba favorite song mo? Ano favorite song mo? Nakita mo naman, di ba? Baka naman masira yung credibilidad natin dito, Sir Oscar. Hindi, katuwaan lang naman. Chorus lang, chorus. Paalaman na kung anong gusto nyo. Ano bang mga favorite mo? Ano mga tipo? Jazz ka ba? Ano mga tipo? Rap? Ano ba yan? Yan na yun. Exciting to. Exciting. Gusto ko naging masyadong pa-girl yung show ninyo. Disney songs na lang tayo. Oh, yan. A Whole New World. Mga ganyan. Duwa tayo. Hahanap ako ng lyrics sa game. Hahanap ako. Hindi ako bigla sa tao. Hindi ako normally kumakanta rocks, ha? Pero napa-oo na mo ko. A Whole New World lyrics. Hala, kinakabahan ako dito. Memorize mo ba? Kailangan mo ba ng lyrics? Memorize mo? Ano, kahit mali-mali lyrics, baka patawarin na tayo. Pwede naman. A Whole New World talaga. Mukhang mataas. Sige na nga, okay lang. Background sa singing. Naku, lalo na po ako. Baka mawala na tayo dito sa show. O, sige. Grabe, hindi naman. O, game, ha? Whole World, okay. Ito tayo yung version ni Celine Dion para madali. Ay, parang. Meron si Celine Dion. Okay, ito na, ha? Okay. Ay, tika lang. May commercial. Hindi ka na. Ayan na, narinig mo? Ay, ba't may paano? May ganun pa, oh. Ano ata yung kay Zane Zavia White? Mahirap yan. Ang tagal naman. Ayan. Kayo po muna yan, ha? Ay, ba't ganun? May boses? Ayoko yun. Walang challenge. Dapat ano? Dapat minus. Mm-mm. Dapat minus one. Sorry. Take two. Oh, ito. Ano to? Ito na. Ano to? Commercial na naman? Ito. Hindi. Yan, ito na. Game. Ikaw uno, di ba? Ikaw uno si Oscar, lalaki yan. Kaya niyan.
I can show you the world. Wow. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes. Take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Say you ata. Yes. A new fantastic point of view. No one could tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. Ikaw na po yun. Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through a endless diamond sky, a whole new world. Lasting things I never knew. No one to tell. I've come too far. I can't go. Go now. So real. Okay, thank you. Galit na yung baby ko sa baby Erin. Sorry na po. Hindi po talaga namin ito ginagawa. Ito sabi ni Ducky the Night. Bumagsak sa music yan si Oscar Oida ng high school. Ako rin. Pinasa dati. Lumalabas ang totoo. Lumalabas. Sabi ni Jiggy, uwian na, may nanalo na. Uwian na, sintonado na. Oh. Pero thank you, Rox. Thank you. Masaya. No? Ulitin natin ito pag may time ka. Sige. Yung kantahan, yung sinasabi niyo naman, para medyo nakapag-gulay sa mga nakainom-inom ng mainit na tsa. Ito naman. Pagandaan natin yan. Para ano, yung credibility natin, ganyan. Tapos biglang, ay, nawala. Sabi ni Jel Suarez, ang saya naman. Ganyan lang po tayo palagi. Itaho na lang natin lahat ng mga trials. Kaya natin to lahat. Ayan. Thank you for the song, Sir Oscar and Miss Roxanne. Ramdam namin ang kanta. Wow! Thank you! Grabe ah. Akala ko nalaitin yung boses ko. Appreciate naman pala. Sabi ni Rem Alcantara, beer na lang kulang dun sa kanta. Tonong lasing ba? Sabi ni Jing Lobo, wow, ganito Sir Oscar and Roxanne. Yan. O si Antonio Ugali, hello mga kaosap, late ako sa panood, sayang di ko napakinggan si Idol kumanta. Naku, ganun po. Abangan mo Antonio, dahil mamaya iwa-watch party ko to para makapanood pa yung mga hindi nakapanood nito. So, thank you so much, ang saya, no? Sobrang saya. Thank you. Meron ka bang gusto sabihin na final words sa mga viewers mo, sa mga followers mo na nanonood sa atin tonight? Yes, meron pa rin tayong mga hinhost ng online event. So I'll be posting that on my IG page. Pero right now, please support then our advocacy for our frontliners, lalo na yung mga kailangan ng tulong ngayon. Pero you can also support our social enterprise kung gusto niyo ng mga PPEs for everyday, pang sa inyo, pang sa lahat ito. You go to someday, maybe PH. Pero kung kayo naman ay frontliner na mas kailangan nyo ng mas COVID-safe na mga gears, you can visit Project Frontline PH. Available din po yan sa 7 all home branches. Ayan. Thank you so much, Rox. No? Thank you. Please stay safe, no? And God bless always. Mga kaosap, bukas makita-kita tayo ulit. No? Special na bisita na naman ang mga kasama natin dahil si Miss Aiko Melendez. Yan, no? So abangan nyo bukas makikipagkwentuhan tayo kay Miss Aiko Melendez. Okay? So ngayon, tulog na, pahinga na, no? Dahil bukas, another day, no? Another challenge. So stay home, stay safe. God bless always, mga kaosap. Good